Magandang gabi po. Ito po ang ating weather update para po dito sa minomonitor nating low pressure area. Ngayon nga po, no, namataan nga po itong low pressure area sa layong 198 kilometer ng Hinatuan, Surigao del Sur. At ito nga pong low pressure area na to ay nakakaapekto na nga sa malaking bahagi ng Mindanao at sa ilang bahagi ng Visayas. Kung mapapansin nga po natin, ano, yung makakapal na kaulapan ay nagpapaulan na nga po yan dito sa eastern section ng Mindanao at ng Visayas. At ito nga po, no, ayon sa Japan Agency at ng NOAA, na meron pa po tayong isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na nasa layong 2,540 kilometer ng east of Mindanao. At ito namang nasabing low pressure area dito nga po sa loob ng ating bansa. Ito nga po ay posible, no? Dalawa po ang kanyang senaryo. Posible po na dadaan po siya ng Visayas as low pressure area, or posible po siyang maging isang tropical depression or mahinang bagyo na dadaan sa may Visayas area. Check natin, ano, yung ating forecast track ng Japan Agency. Kung mapapansin nga po natin, ano, yung forecast track ng ating Japan Agency, ito nga po ang ating low pressure area. Sa ngayon nga po, meron po siyang tinataglay na hangin, no, na 35 km per hour. Ayan po yung lakas ng kanyang hangin. At yung kanyang mga kaulapan ay itong at nakaka-apekto na sa malaking bahagi ng Mindanao at ng Visayas. At ito naman po yung isang low pressure area natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po, ito pong isang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay mababa naman po ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Ito pong nasa loob ng ating PR, ito po ay may tsansa po na maging isang mahinang bagyo bago po yan, no, tumama sa kalupuan. Check muna natin yung mga lugar kung saan nga po uulanin. So kung mapapansin nga po natin, ano, posible nga po makaranas ng mga pag-ulan itong Northern Luzon, lalong-lalo na nga po dito po sa may Ilocos Region, sa may Cagayan, Isabela, posible po tayong makaranas dyan ng mga pag-ulan. Dito po sa Baler Aurora, maging sa Infanta, Quezon, Pulillo Island, posible rin po tayong makaranas ng biglaang pagbuhos ng ulan. Dito naman sa Metro Manila, posible po tayong makaranas pa rin ng ating localized thunderstorm or yung mga mahina at katamtamang pag-ulan lamang. Dito naman sa may Mindoro Province, kung mapapansin nga natin, no, na posible nga po makaranas tayo ng mga pag-ulan ngayong gabi. At dito naman sa may Bicol Region ay inaasahan natin na may hina at tatamtamang pag-ulan ay posible pong maranasan. Dumako naman tayo dito sa may Visayas at Mindanao, kung saan nga po nakaka-apekto na itong ating low pressure area at yung ating ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. Nakapaloob nga po sa ating ITCZ, ano, itong nasabing low pressure area, kung mapapansin nga natin, kaya mabagal yung pagkilos nito at yung kanyang pag-intensify. Posible nga po makaranas ng malalakas na pag-ulan dito nga po sa may parte ng Tacloban, sa may Silago, Cebu City, sa may Bohol, sa Sagay, maging Iloilo City, makakaranas din po ng mabiglaan na malalakas na pag-ulan, sa may Rojas City, at maging dito po sa Kabangkalan, Dumaguete, posible rin po makaranas ng pag-ulan. Sa Mindanao naman po, no, dito po sa Surigao City at sa Kabadbaran, posible rin makaranas ng biglaang pagbuhos ng ulan. Sa may Cagayan de Oro, sa Davao, Cotabato, at maging dito po sa Pagadian at Dipolog. Biglaang pagbuhos ng pag-ulan naman at posibleng maranasan sa Zamboanga City at sa General Santos City. Sa ngayon nga po, nakakaranas din po ng malalakas na pag-ulan dito po sa Sarangani. Kung mapapansin nga po natin, dito naman sa may area ng Palawan, posible nga po, no, nakakaranas na rin ng mga malalakas na pag-ulan dito po sa Batarasa. Ito naman po ay dahil sa ating ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone, kung saan nga po nakapaloob itong ating low pressure area. At posible nga po, no, yung mga pagbaha dito sa mga nasabing area, lalo na po sa Mindanao at Visayas. Kaya iba yung pag-iingat po sa mga kababayan natin ngayon na posible na pong nakakaranas ng masungit na panahon dahil nga po dito sa nasabing sama ng panahon.
Check naman natin yung ating advanced weather forecast para nga po dito sa ating minomonitor na low pressure area. Pagdating nga po ng October 4, kung mapapansin natin, ito nga po ay halos andito pa rin no, sa may Surigao. At pagdating naman po ng alas 8 ng umaga, ito nga po ay as low pressure area pa rin, ayon po yan sa European Centre. Pero nagpapaulan pa rin po yan sa malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao. At pagdating naman po ng alas 8 ng gabi, ito nga po ay mapapansin nyo, no, posible nga po na magkaroon tayo ng mga pag-ulan pa rin na malalakas dito nga po yan sa may Visayas. At pagdating naman po ng October 5, mapapansin nga natin, no, na ito nga po ay andito na sa may Sulusi. So dadaan, posible nga pong dadaan siya ng landmass ng Visayas at ito po ay isang low pressure area. Then pagdating po ng alas 8 ng umaga ng October 5, mapapansin nga po natin dito po unti-unti po ulit siya nag-intensify sa may karagatan. At dito nga po, ayon po sa European Centre, na posible nga po siya ritong maging isang tropical depression. At pagdating naman ng alas 8 ng gabi ng October 5, ito nga po ay isa pang babalik sa ating low pressure area dahil dadaan po yan dito sa kalupaan ng Palawan. At pagsapit naman po ng October 6, ito nga po ay andito na, andito pa rin po yung pinakasentro niya sa may karagatan at magpapaulan pa rin po yan, ano, sa ating bansa. At pagdating naman po ng alas 8 ng umaga ng October 6, as low pressure area pa rin po, ano, nandito pa rin po yan sa ating Philippine Sea at magpapaulan po yan sa may Palawan at maging dito po yan sa area ng Southern Luzon, itong nasabing sama ng panahon. At pagdating naman po ng alas 8 ng gabi ng October 6, kung mapapansin natin dito po siya habang nasa karagatan, ay nag-i-intensify po ito into tropical depression. At pagdating naman ng October 7, ito nga po ay nandito pa rin, no, sa karagatan at yung isang low pressure area ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. At pagdating po ng October 8, kung mapapansin nyo nga po, andito pa rin po yan sa loob ng ating PAR at ito nga po nag-i-intensify. At dito nga po ay posible nga po siyang umabot sa severe tropical storm or umabot po siya ng hanggang typhoon category. Then pagsapit naman po ng October 9, mapapansin naman natin, ano, yung panibagong sama ng panahon. Dito nga po papasok siya as tropical depression sa ating bansa at andito po yan sa eastern section ng Bicol region. Then pagsapit naman po ng October 10, dito nga po ay nag-i-intensify pa itong nasabi nga posibleng bagong bagyo na papasok sa ating bansa. Dito nga po nakikita natin na posible nga po itong magkaroon ng isang typhoon category again. At pagdating ng October 11, mapapansin nga natin na dito po sa may eastern section ng Bicol region, ito nga po ay lumalakas lalo at nag-i-intensify. Sa ngayon po, ito pa lang po yung available data natin, no, para sa minomonitor natin na sama ng panahon. Again, napansin po natin na dalawa po itong sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Kaya iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan, sana nga po ay tayo ay nakahanda na para po sa posibleng senaryo nitong mga sama ng panahon na ating binabantayan ngayon sa ating advanced weather forecast. Inuulit po natin, ito pong ating advanced weather forecast ay malaki pa rin po ang tsansa na magbago ang ating mga binabantayang sama ng panahon dahil nga po malayo po yung range ng ating advanced weather forecast. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.